Malimlim na naman. What's up mga kabakbak? At nung pagkatid natin kila Boy P at kay Bro Juan sa Pier ng Batangas, ngayon ko nalaman na may problema pala tong si Mimio. So ilang araw na rin ito nakagarahe dito sa amin, tumagas lahat ng gasolina. Meron siyang tagas dito, tumutulo. Lahat ng gasolina, nung pauwi ako na ipinultang ko pa to, eh wala nang laman. So hindi muna ito nagagamit ng asawa ko at si Biste ang gamit niya ngayon. Eh bukas, susunduin na natin sila Boy P sa Matnog Sorsogon. At dahil wala pang magagamit yung asawa ko na motor, eh magko-commute muna siya. Nanay, kamusta? Ang laki na ba ng tiyan mo? Ano, kamusta si nanay? Ano? Tuk-tuk tayo. Yan, basta tuk-tuk. Ang bibilis nyo. Ano, nanay, no? So, ilang araw na rin ako nandito lang sa bahay at nag-e-edit ng mga video natin. So, kung naninibago ba kayo, salamin. Kasi, hindi na ako nakakatagal ngayon sa laptop, sa harap ng computer. At pagka tumagal, nahihilo ako or sumasakit yung ulo ko. Kaya kailangan kong bumili nito na protection sa mata. So itong binili kong salamin na to ay ito, Peculiar Eyewear. So ayun nakalagay, Best Gaming Eyewear. So hindi naman tayo nag-games ngayon. Pero syempre, dahil nag-edit tayo at matagal tayo nakababad lagi sa harap ng computer, kailangan natin to. Meron siyang anti-blue light, para sa anti-blue light sa mga devices natin na nagkokos ng pagkasira ng ating mata. Ayan, yun na rin yata yung nagiging cause kaya sumasakit ang ulo ko pagka tumagal ako sa harap ng computer. So ngayon na nakabili na ako ng salamin, makakapagtagal na ulit ako sa harap ng computer para mag-edit. Kaya siguro napapansin nyo, medyo late lagi ako mag-upload kasi hindi ko matagalan talaga sa harap ng computer. Tapos, itong salamin na to, pag lumabas ako, pag sobrang maliwanag, nagkukulay black yan. Ang tawag doon ay transition, nagiging kulay black pagka sobrang liwanag. At ngayon, meron nagpadala sa akin, ito. Pakita ko sa inyo kung ano to, na magagamit din natin sa ride. At nasabi ko na rin sa inyo to, umpisa pa lang ng Cordillera natin, papunta tayo ng Baguio, na mahalaga to pagka group ride, at saka kahit solo ka lang. Ang bilis nga nitong dumating, kahapon lang to pinadala, tapos agad-agad, eto, nasa akin na kaagad. Kung nasubaybayan nyo yung buong vlog natin ng Cordillera, siguro may idea na kayo kung ano tong binubuksan ko na to. So ito, pakita ko, t-shirt pa lang, alam nyo na kung ano to. Ito na, ito, pakita ko sa inyo. Ayan, Team Freedcon. Maraming salamat muna syempre sa Freedcon Philippines. Since nung bago pa lang sila nag-uumpisa noon sa Shopee, isa ako sa unang nag-review ng kanilang intercom. So makikita nyo sa aking channel na meron akong video review ng Freedcon. T-Max pa lang noon, wala pang T-Max Pro. So ngayon may T-Max Pro na and phase out na ngayon yung T-Max. T-Max S pa yung akin noon. So ang pinadala nila sa atin ngayon na intercom is itong Freedcon FX. Wow, maraming salamat Freedcon Philippines. Nice, matutuwa nito ang asawa ko kasi hindi lang para sa akin, kundi meron din para sa kanya. Dalawa ang pinadala nila. Thank you talaga. Ito pa yung isa. Tingnan natin. Alam ko may dalawang kulay to, which is black at saka isang silver. Yun, may sticker pa siyang kasama. Ayun, no. Kulay black tong isa. Ayun, parehas kulay black. Ayun. Tamang-tama naman at kulay black yung helmet namin ng asawa ko. Bagay na bagay to. So ang kagandahan dito, ang pinagkaiba niya, hindi na siya dati na T-Max S is kapag chinacharge mo siya, hindi mo siya pwedeng gamitin. So kailangan mo muna siyang i-charge or i-full charge bago mo siya magamit. Ngayon, dito sa Freedcon FX na to, pwede mo siyang gamitin while charging. At di na rin siya katulad ng T-Max na nab, yung iniikot-ikot. So ito, meron na siyang mga buttons na dedicated. Kasi na-experience ko sa dami na rin ang nasubukan kong mga intercom is yung mga intercom, pagka i-turn on mo siya, meron siyang combination ng button para i-turn on mo. So ito, ang kagandahan dito, meron siyang dedicated power on and off button. Ito lang. Tapos dito naman sa taas is minus and plus button. And then ito naman yung intercom button, ito mismong malaking to, itong gitna. Ayan o. Tapos, itong button na to is ilaw para dito naman. Ito, nagkakaroon siya ng strobe light effect. Dito sa likod is the charging port. And then dito naman sa ilalim yung mismong headset natin. Kagandahan dito, Type-C na siya. Which is, ito na yung kalimitan namang ginagamit ngayon sa mga devices, Type-C. Kahit nga iPhone 15 ngayon, Type-C na rin. Kasi yan na yung mismong standard na connection ng mga gadgets and devices ngayon. And napansin kong pagbabago sa Freedcon, ang ganda ng kanyang wire. Meron siyang braided tapos nakabalot pa ng plastic ko. Ganda talaga ng wire niya. Tutuwa ako. Tapos may mga extra velcro dito na pwede mong ilagay sa isang mong helmet kung ililipat mo tong headset na to. Pero meron naman nabibili na isang set na ganito, earpiece tsaka mic, na pwede mong ilagay sa extra helmet mo para nang sa ganun,
eto na lang intercommunity yung ililipat mo. Hindi mo na kailangan tanggalin ulit to at ilipat. So kung paano gamitin tong Freedcon FX is punta lang kayo sa YouTube channel ng Freedcon Philippines and nandun yung mga instruction kung paano nyo i-ooperate itong Freedcon FX and saka yung iba pang model ng kanilang Freedcon intercoms. So ngayon, ikakabit ko na siya sa ating helmet na gagamitin para sa pagsundo natin kila Boy P bukas. At excited na rin ako para akong mag-endurance nito papunta tsaka pabalik, which is na-miss ko rin naman yung ganung long ride na para tayong nag-endurance. Ikabit ko na yung ating intercom. Ito na sa tabi. At okay na. So ngayon din palang gabi, susunduin ko na rin pala sila Boy P. At kanina, habang inaayos ko yung intercom, tumawag siya sa akin. Sabi niya, bukas, nasa Matnog na sila. So dapat ngayong gabi, kailangan makarating na ako doon. So on time check is 6 PM. And kakauwi-uwi lang din ang asawa ko kanina. Dahil yung motor natin, yun ang gagamitin natin, si Beastie. Naka full gear na ako. O, ayos muna ulit ang daddy ha. Pagbalik ng daddy, balik tayo sa tuktok, no? No, tuktok tayo, ano? Tutuktok tayo. So, Mal, Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day. Ano? Ba't naiwas ka? Gawa ni Jarvis eh. Para parehas tayo. Masaka ko na ikabit sa helmet mo. Alis na ako. Budget mo. Budget mo, boss. Budget mo, boss. At magko-commute ka muna. Wow! Yan yung bago? Oh, yan yung bagong intro mo. Ganda nga eh. Nakailaw-ilaw. Kaya nga, aesthetic nga. Pero walang. Ano? Love you. Pakainin mo na lang yan ha. Mag-ingat. Oo nga. Mag-ingat. Oo. Mag-ingat. Bye-bye. Ah, wag na pala magbabay at susunod pa. Diyan na. Tamo tong isang to. Diyan lang, Kopi. Diyan lang. Pag uwi pa, hindi nga pala dapat ako nagbababay. Nasunod agad oh. Wata mo, gusto sumama oh. Pag uwi ng daddy, magtutok-tok tayo. Bye-bye. Ba't nga pala ako nagbabay? So, ang tatahakin natin mula dito hanggang Matnog Port ay 499 kilometers. Tapos, pabalik, paghatid natin sa kanila hanggang Bulacan, aabutin ng mga 600 siguro. Okay naman bumiyahin ng gabi, basta meron kayong ilaw na malakas. So, andahan natin ngayon ay dito ako sa may parting Mayhay dadaan. Kasi kung dito pa ako magsasan Pablo, Pachaong, napakahabang tahakin nun. At least dito naman sa may Mayhay, sa ulado ko na yung daan. So, ang tansya ni Google Map, kung hindi tayo titigil, 10 hours and 28 minutes. So, mga madaling araw na ako makakarating ng Sorsogon. Kung hanggang doon tayo sa mismong Matnog Port, ha? Kasi kung halimbawa ang nakakuha na naman ng hotel, sila Boy P at Bro Juan, doon tayo dediretso kung saan man yun, kung saan sa Sorsogon man yun. Tapos, babalik na rin tayo. Or mag-i-stop over pa yata kami ng Bicol sa may Legazpi Albay kasi may mga mag-iintay daw doon na nag-offer ng pagkain. O, syempre, di naman natin tatanggihan yung mga ganyang offer, di ba? Lord, gabayan mo ako sa biyahe kong to ngayon, lalo na't gabi. Gabayan mo rin lahat ng makakasabay ko, lahat ng bumabiyahe ngayong gabi. Maraming salamat. Let's go! Sunduin na natin ang third time Philippine Looper at ang ating bagong Philippine Looper na si Bro Juan. Wala naman tayong gano'ng makikita at gabi na. Tsaka yung mga dadaan na naman natin, mga nadaan na rin naman natin noon. Kaya update ko na lang kayo, okay? Ay, wah! Tingnan nyo yung ating intercom kung gano'ng ka-aesthetic, oh. Kitang-kita sa dilim, oh. Umiilaw-ilaw, di ba? Yan ang bagong Freedcon FX. Ang kagandahan pa nito dahil sa marami na rin gumagamit ng Freedcon, kung halimbawa magra-ride tayo, magkaka-connect tayo. Itong FX, hanggang 10 connection ng riders to. Ba, madami-dami na yun. Marami ng Martes ang makakahagilap ng mga balita, mga issue. Pag nag-connect tayo, daan lang ako dito sa may Nagkarlan, yung mismong munisipyo. Kasi dinadaos ngayon dito ang Anakalang Festival. Dati dinadaos to tuwing April. Siyempre, pabago-bago dahil sa pandemic din. Oh, ganda, ano? Wow! Ngayon lang ulit ako nakapunta ng ganitong festival dito. Di mo tayo magdadagal, damaan lang ako. Balik na tayo. Tutugtog dito sa last day ang mayonnaise. If ever makaabot kami ng asawa ko, punta kami dyan. Ay putek. Naiwanan ko pala yung ano ko. Yung inuman ko. Saan ko pwedeng bumiyahin nung wala akong inuman? Yung inuman ko pa naman, pinaltang ko yung regalo sa akin ni JM nung last year na Pasko. Puntahan ko muna, balik ako ng Kalumpang. Malapit lang naman pag binakbak ko 15 minutes. Balik muna ulit ako ng bahay, kunin ko muna. Mahirap ang walang tubig, lalo pagka mga dinaanan natin,
Walang mga tindahan. Mahirap ang mauhaw, aba. Balik muna. Saglit lang to. Okay, dito na kagad. Hintayin ko na lumabas yung asawa ko. Thank you. Hindi pwedeng wala tayo nito eh. Okay na. Let's go. Diretso na ulit tayo ng biyahe. Woo! One bar na lang. Papuntak na ako dito. Baka kung saan pa ako abutan ng empty. 2.9 liters. Palilo pa lang tayo. Malayo-layo pa tayo. Liliw! Alas 7. Pag gantong oras pala eh, wala nang gaanong tao dito sa Liliw. Depende na lang kung merong Chinelas Festival. My High Laguna! I love my high! Woohoo! Malayo pa! Huwag nyo iisipin na malayo pa kung malayo talaga yung pupuntahan ninyo. Basta diretso lang kayo. Focus lang kayo. Kasi pagka iniisip mo na malayo pa rin, diyan mo mararamdaman yung pagod eh. Pero pagka ine-enjoy mo yung biyahe, at kapag alin ba nakakaramdam ka ng pagod, eh mag-stopover ka muna. Ganun lang naman yun eh. Di mo kailangan magmadali at hindi naman to karera. I'm here with the liver to the Lord. I'm gonna believe me. Woo! Oh, nagsasound trip ako at madilim dito. Para malibang yung ano ko, isip ko na kung anong pakabigan ko na lumabas dito. Napakadilim. Ito yung packet ng Mahayhay. Palabas ng Lukban, Quezon. At least, nilagyan na pala ng mga ilaw-ilaw dito yung mga poste. Kahit papano. Yung iba ha. Pero pagdating dito, wala na naman. Oh. Diretso lang ang biyahe. Sabay sound trip sa ating PridCon. Yeah! Di tayo makaka-copyright! Epidemic sound to eh. Down on your knees and make it without love. Diba? Dito na tayo sa bypass road ng Lukban, Quezon. Liwanag ah. Meron ng mga ilaw ah. Kung saan, dito ako naputulan ng belt ng First Philippine Loop. Liwanag na rito, ang ganda. Okay, music! Yeah! Bypass road ng Tayabas. Para ang labas agad natin ito, pagbilaw na. Ah, dito, sobrang dilim pa rin dito, hindi nagbago. Unlike nang sa Lukban bypass road, maganda na kasi ang daming ilaw. Tapos kanina pagdaan ko, ang daming mga nakatambay. Yung iba mga nagchichil, mga nakamotor. Time check, alas 8 ng gabi. At nandito na ako sa parting Lucena. Papakaliwa na tayo papunta ng pagbilaw. Medyo malayo-layo pa tayo. Panay Diversion Road at saka bypass road yung dinadaanan ko para mas mabilis yung biyahe. Tamang takbo lang ako, mga 70. Di naman ako yung talagang bakbak. Dito marami tayong makakasabay ng mga sasakyan at saka mga truck. Lalo pagdating na ng gumaka. Sobrang dami dyan. Kaya ingat lang tayo dito pag bumabiyahe ng gabi. Ito na, pagbilaw na tayo. O, tingnan nyo naman yung mga sasakyan. O, ayan. Grabing mga lalaki. O, panay truck. Yan ang mga kasabay pagkagabi dito sa Quezon. Mga laging papunta na kanina eh, Bicol. Or ng Matnog Sorsogon para tumawid ng Pabisayas. Aywa, dito tayo, papasok na tayo ng Bitukang Manok. Pag dineretso kasi natin yung diversion road, yung kaliwang yun, madami kang makakasabay na truck. Kasi doon lang naman ang tanging daanan ng truck eh. Dito mga motor at saka four wheels na maliliit lang naman, pwedeng dumaan dito. Sobrang dilim! Okay na kaya daan dito? Nagawa na lahat, wala na talagang ano, lubak-lubak. Ang kagandahan dito, kahit na gabi na, ayan o, may mga plugmen pa rin na nagbabantay rito para gabayan kayo. Para sa ganun, pagka may kasalubong, sasabihin nila, hindi kasi pwede magsabay dito ng ano, salubungan. Delikado. Walang ka-between-between ah. Huwag naman sana tayong ulanin. Mukhang maayos na yung kalsada rito. Dito sa papasok ah, ewan ko lang sa palabas. Oh, ito, may ginagawa pa rin pala rito. Yung kabila. Ayan, katulad nito, pinatigil kami kasi merong aakyat na kasalubong. Ayan, pwede na raw kami dumaretso. Salamat sa mga flagmen na gumagabay dito sa Bitukang Manok hanggang gabi. Kung may mga barya kayo dyan na pwedeng i-donation nyo dito, pwede naman kayo magbigay bilang pasasalamat sa kanila.
Mukhang okay-okay na mga kalsada. Iilan na lang yung mga nakikita kong sira ah. Ito na ang mga truck. Naglalabasan na. Atimonan na tayo. Bicol, Gumaca. Aba, bukas na pala ulit yung Caltex na to. Dati sarado yan, nandiyan kami. Itong port na to, yan yung patawid dun sa may isla. Anong pangalan nga ba ng isla niyan? Dahil madilim, di nyo makita. Ito ay dagat na, ito nasa kaliwa ako. Okay, 9:20 PM. Gumaca, Quezon na tayo. So dito sa Gumaca, Quezon, mag-ingat kayo sa mga riles. So sa pagkakatanda ko, alam ko merong apat na riles dito. So yung pinakahuling riles, yun ang pinaka-iingatan nyo. Doon kayo mag-iingat kasi pagka dumaan kasi kayo doon, hindi nyo talaga kita. Kung mabilis ang takbuhan mo, titilapong ka talaga. So ipapakita ko sa inyo kung saan yun. Bago kayo dumating talaga ng kalawag, apat na riles yan. Oh, itong unang riles, meron namang sign na crossroad. Unang riles. Pagkatapos na pagkatapos mismo ng maraming hanay ng mga kainan, liliko nga pala tayo ng bypass road. So yung tatlong riles, mukhang hindi na natin madadaanan kasi yung isa pang riles na unang madadaanan na kasunod nito ay dito na sa bago dumating ng mismong bayan ng Gumaca, Quezon. Tapos noon, bago lumabas ng Gumaca, Quezon, liliko na tayo dito. Bypass road. May daan na ba talaga rito? Okay na ba to? Okay na bang daanan to? Malaman natin. Ang dilim, bago pa lang 'te. Ngayon lang din ako makakadaan dito. May mga naglalakad-lakad pa naman ng mga kabataan. Tingnan ko kung saan ang labas nitong bypass road na 'to. Paakyat pala tong bypass road na 'to, matarik. Ang dilim, aba. Wala nga makikita sa paligid kundi panaydamo, puno ng saging. Hindi ka pwedeng masiraan dito. Gumaca. Tom proper kaliwa, diretso pa Bicol. Aba, antarik pa rin ito ah. Makakit tayo ng bundok ah. May mga parting hindi pa talaga gawa or tapos. Ayan oh, nilalatagan pa ng kalsada. Dito na tayo sa dulo ng Gumaca Bypass Road. Balik tayo ng main road. Ito, meron pa isang riles dito. Pagkaano na ang mismong bypass road. Ang dulo ay PTT Station. Gumaca pa rin naman to eh. Parang halos kasing isabay ko lang yung yung truck na yun kanina. Mukhang madadaanan pa yata natin yung isang release ng trend dito. Parang tanda ko pa tong lugar na to eh. Ba, may ginagawa na pala ritong mga malalaking poste. Ito na yata yung mismong expressway papunta ng south, papuntang Bicol. Yan yung mga ginagawa yata dun sa may Quezo. Uy, kalikabok! Kalikabok! Alas, jeez! Kalawag na tayo. Kalawag, Quezon. Parang dito yata yung huling riles na madadaanan ninyo. Kasi pagka hindi nyo alam, titilapon talaga kayo. Tsaka ingat kayo sa mga kalsada rito. Pag narating nyo na to, Bicol, Kalawag. Nasa Kalawag, Quezon na kayo. Pagkatapos nitong Kalawag, yung gateway to Bicolandia, ibig sabihin, papasok na kayo ng Tagkawayang, Quezon. So yung gateway to Bicolandia, yun na yung ibig sabihin ay papasok na kayo ng Bicol region. Bigyan ko kayo ng tips mga kabakbak kung halimbawa first time yung pupunta ng Bicol at gabi kayo babiyahe. So syempre wala pa kayong alam sa mga daan dito. Much better na sumunod kayo sa isang bus or sasakyan na papunta ng Bicol. Nang sa ganang kahit hindi nyo alam yung daan or yung kalsada na tatahakin ninyo, pagka kasi yung mga sasakyan, tumabi, ibig sabihin, pangit yung kalsada sa gitna. So kaya ganun din ang ginagawa ko, sumusunod-sunod lang din ako eh. Although ilang beses na ako nakarating ng Bicol, pero hindi naman lahat ng kalsada ay sa ulado ko na rito. Wow, one bar na si Bisti. Asya, diretso pa tayo. Medyo mahal ang rito. Ang gasolina. Yes po. Uy, parang mga Luzon Quest 5,000 kilometer yun ah. Ito, pagdating ng Kalawag, pagkatapos ng Iglesia ni Cristo, ito yung pinakahuling madadaanan yung riles. So kung makikita nyo, pagka wala kayong kasunod at dire-diretso ang takbo nyo, mabilis, talagang titilapong kayo dyan. Kasi nung endurance namin, nung Quezon nun, tumilapon na kami dyan. Pero buti na lang, pagbagsak namin, okay pa rin kami, tsaka motor namin.
kami ni Elmer nun. O ayan, yan yung pinakahuling madadaanan nyo na reels. Kaya ingat kayo dyan. Yung kasalubong ko kaninang truck, munti ka na. Buti, nakita, pumray na ako. Okay, welcome to Camarines Norte. Gateway to Bicolandia. Gabing-gabi, anong oras na ba? 10:48. Sabi nila Boy PI, approaching na raw sila ng Matnog. So, padaang na yung barko nila. Isang bar pa. Malapit na lang naman yung ano rito, gas station. Papapultang na rin kagad tayo. Tapos kung mag-picture dito, diretso tayo ng biyahe. Alas 11. Impunto. So, pagka mag-picture kayo dito, huwag kayo basta mahaharang dyan sa gitna, ha? Para mag-picture. Sa tabi lang kayo kasi yung mga bus dito or mga truck na dadaan, talagang mabibilis yan pagka gabi, ganitong oras. Siguraduhin yung talaga nasa tabi kayo. Baka kasi mahagip kayo. Kakanan na tayo. Matnog, 342 kilometers pa. Legazpi, 234. Ay ba, eh magpa-full tank muna tayo dito kasi malalayo na yung mga anuhan natin dyan. Ano kayang lagay ng tagkawayan? Matagtag pa rin kaya. Full tank, unleaded. Sir, sticker. Teka lang, wala ko namang sticker. Ilan ba kayo dyan? Oh, lahat na to. Billars gas station. Ayan, shoutout sa inyo, sir. O yan, bigyan nyo na sa mga kasama. May susunduin lang ako sa Matnog. Sige bro, salamat. Nag-aagawan eh. Sige sir. Basta tuwing magpapagas ako dyan or magano, magbigay kayo ng sticker dyan. Lalo pag nakita nila na meron kang camera, alam nilang vlogger ka. Walang pinagbago ang tagkawayan. Masusubukan na naman ang tibay ng puwet. Oh, dito pa nga lang eh. Bukha na pa lang eh. Ramdam ko na eh. Eh, mahihirapan talagang ayusin tong kalsada rito. At lalo't ang mga dumadaan, eh sobrang lalaki ng mga truck. Katulad sa Bulacan. Doon na tayo mag-stop over sa may JCB. Yan lagi namin tinitigilan na kainan. Siguro magkakape lang ako or bibili rin lang ako ng makakain. Tapos diretso na rin kaagad tayo. Malayo-layo pa tayo. Dito, mas kailangan nyo mag-ingat. Bigla-bigla rito, meron minsan butas. Minsan, akala mo ang kinis-kinis, pero napakatagtag. Open, open, open. Overtake, overtake. Ang lalaki niyan. Oh, yeah. Sinusundan ko lang pagka meron truck na umovertake. Pag umovertake tong truck na to, sabay. Pero pagka nag-alangan, eh hindi tayo dadiretso. Woo, lalaki. Overtake. Ako, kaya ko umovertake. Oh! Yun, nakalagpas din. Tapos, ito ay flammable. Oh, mas mag-ingat tayo dyan, flammable. Oh, may kasalubong. Maging aware ka lagi bago ka umovertake. Siguraduhin nung walang kasalubong or malayo. Ito, malayo pa. Aabot ako. Yes! Aba! Meron na palang McDonald's dito. Bagong tayo, oh. Dito sa Tagkawayan, oh. Katabi ng Petron. Dati wala pa yan, eh. Malapit na tayo. Konti na lang. Para akong ano, ah. May gym, ah. Alog lahat ng katawan ko dun sa mga tagtag doon, ah. Parang medyo nanakit, ah. JCB Restaurant. Aba, parang nagbago, ah. Bagong ano, ah. Bagong renovate, ah. Kailangan natin mag-stop over. Oras, 11:47. Laki ng binagbago dito. Ni-renovate. Wala na yung dating plastic dito. Ano pa ito dati? Gawa sa kawayan eh. Ah, grabe yung hipon. Hipon pa ba yan? Tingnan nyo yung ilaw niya. Oo, oh, diba? Aesthetics. Ganda, no? Cup noodles at saka Skyflex. Ayokong kumain ng madami at baka antukin ako. Sir, anong pangalan mo? RJ Gruta po sa Kuis TV. Ayan, ito yung kanyang channel. Kuis TV. Taga dito lang siya, Tagkawayan. So, nawala yung sticker. Siyempre namin na idinikit dati dito, yung nasa plastic. Ngayon, tingnan natin kung may nakadikit pa rin dito. Ayun! Yung kay Lasadik na lang yung natira dito, ah. Magdikit ulit tayo dito bago tayo malis. Ito na lang yung palatandaan na meron. Ay, yung sa akin, tinanggal na, oh. Nakalapag na sila, Boy P, ng Matnog. Di ko lang alam kung nakaano na ba sila ng hotel ko nakakuha na. Sigurado umaga na ako makakarating doon. Pero kaya naman. Para talaga tayo nag-endurance. Laguna, Matnog, tapos Bulacan. Kaya ba ng 24 hours mo? Hindi naman kaya kasi takbuhan ko lang naman 60, 70.
Ganun naman takbuhan ko. Pero kung talaga endurance, eh, sagad-sagad yung takbuhan yan pagkagabi. 301 kilometers pa mula dun sa, mula dito hanggang dun sa chiner na location eh, no, ni Boy P. Kailangan lang muna mag-recharge. Time check, 12:17. So mga umaga na to, okay lang. Ha! Basta enjoyin natin to. Woo! Napakadilim! Ang inaalala ko, baka idaan ako ni Google Maps sa bundok. Eh, medyo delikado pagka ganitong oras. Pero tingnan natin. Uy, ano tong ganda? Ah, dragon fruit. Tapos nilagyan ng ilaw, ang ganda. saan to? Nasaan na ba ako? Ang ganda nun ah. Solid. Meron na iba't iba rin talagang makikita pag umaga tsaka gabi. Pero syempre, pagka umaga, mas kitang-kita mo yung lahat ng nasa paligid. Pagka naman gabi, eh yung may mga liwanag lang ang nakikita natin. Katulad nun, hindi mo naman makikita ng umaga na ganun yun. Bah, madami-dami palang ginagawang kalsada rin dito ah. Yari tayo dyan. 12:53. Ang pinakamahaba nating tatahakin ay Camarines Sur. Ito, Camsur na nga ata ito eh. Aray ko. Ang lalim nun ah. Pinagigitnaan ako ng dalawang truck. Ito yung daan na lintik na yan eh. Masisira talaga magsmure ito eh. Abot at ginagawa na oh. Yan. Thank you. Ah, walang katapusang tagtag pa rin dito. Uy! Walang yamo. Uy! 1 AM na madaling araw, Ragay, Camsur na tayo. Grabe pa rin ang mga daan dito. Hindi ka pwedeng basta magmabilis kung hindi maganda shock mo. Talagang sasakit ang puwit mo rito. Ah! Bag! Yun na nga ang sinasabi ko. Dahan-dahan tayo. Walang yamo. Kahit tulay eh. Oh, ganun din eh. Oh. Ay, grabe. Ang daan. Yari bukas to. Pagbalik, eto na naman ang susuungin. 1:30 AM. Pakanan na tayo. Pupunta ng Naga, Legazpi. Ito yung galing kami noon ng Daet. Okay, mas okay na dito. Maliwanag na. Caltex. Ayan, diyan kami kumain noon nung papunta kami ng Catanduanes. Marami pa naman tayo madadaanan ng 7-Eleven, doon na lang makabili ng chocolate. Tsaka kung may madadaanan din ako mabibilhan ng nilagang itlog at saging, bibili ako. Baon. Nalimutan ko kasing maglaga eh. Aba, bagong gawa yung tulay. Grabe na yung wasak ng ano rito ah. Kalsada. Ito yung may nakalagay na ano eh, libmanan. Libmanan na nga, mahabangan na to, rektahan na to. Tulay. Oh, yeah. Habang tuwid nito ah. Daming kainan na, panibulaluhan ah. Tinatakam ako ah. Nasaan na ba tayo? Ah, sarap na yun. Dire-diretso lang yung takbuhan. Pamplona, alas 2 ng madaling araw. Pamplona na pala itong tinatahak kong daan na to. Oh, wala nang gaanong sasakyan. Sariling-sarili natin ang daan. Takbong 80 lang tayo. Ayokong sagarin si Beastie. Buti tinuro tayo ni Google Map ng diretso. Dito tayo sa mismong highway dadaan. Kasi itong isang daan, yung dati namin dinadaanan, nakakanang kami. Isan yung daan na pabundok, which is napakadelikado pagka ganitong oras doon kadadaan. Itong papasok na to, itong kanan na to. Yan. Yan yung lagi namin dinadaanan na pabundok. Ngayon, first time kong dadaan dito ng dire-diretso. 153 kilometers pa. Kayang-kaya na yan. Naga City. Oh. Uy, ganda ng kotse oh. Woohoo, Naga. Naga City, kaliwa, Legazpi, diretso. Ay, ang daming bago sa paningin ko rito ah. One bar na lang pala si Beastie. Makapagpagas na ulit. Oh, Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito pa pala yan ang isa. Dito pala sa Naga. Ito pa pala release. I-release pa pala rito. Parang ito yung pinaka-sentro ng ano ah, Naga. Pilgrim City.
of Naga. Talagang iba na ang presyo ng gas dito. Nasa ano na, 69. Full tank, sir. Oo, full tank unleaded. Pangatlong gas, full tank ulit, 205. Nakaka-600 na tayo ah. Let's go. Nilabas ko na yung power bank ko at kailangan ko na i-charge to. Hindi pwede tayo mawala ng mapa. Baka kung sana naman tayo mapapunta. What is happening? May paktay, may aksidente. Holy shish. Ah, nakahiga. Oh Lord. Ayoko makakita ng mga ganun. Time check 3:16. Dito na tayo sa Albay. Meron pa tayong 86 kilometers. 86 and 140 kilometers. Para marating natin yung destination nila Boy P. Panirektahan na lang yung daan. Pero pagdating natin ng pamatnog, sigurado panikurbadahan na ulit. Dito na tayo, Daraga, Albay. Pero hindi naman tayo papasok ng Legazpi City eh. Diretso-diretso pa rin tayo. Pinapakanan na tayo dito. Pag dinaretso natin kasi yan, Legazpi City na yan. Bypass road ba to? Parang ngayon nga tayo makakadaan dito ah. Wait a minute, kaping mainit kung saan ako dinadala. Ayokong dumaan dyan. Kung saan ako dali nito. Ito talaga si Google Map. Nasaan ako dinadala? Yan, dyan tayo sa kabila. Nangyaka. 100 meters, turn right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. May daan naman dyan eh. Doon mo pa ako padadaanin. Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. Saan mo pa ako palulusutin? Parang pagtetrailin mo pa ata ako doon ah. Tabako. Ito, Daraga. Sorsogon. Ito na yung pakana na papunta ng Sorsogon. Ah, kasabay ko tong truck na to. Mukhang pupunta to ng ano, Matnog. Time check 4:15 ng madaling araw. Haabutin talaga ako ng liwanag nito. Energy ko 60%. Pag nakapag-recharge ako mamaya, itataas ulit ang energy ko. Ang ganda naman ng town hall nito. Kastila, Sorsogon. Ang liwanag ng town hall, aba. Tapos kada poster ito, meron laging ganito, yung kulay pula. Kala mo tuloy, merong Star Wars na ano, espada eh. Lapit na, Sorsogon City! 438! Banking pa! Higi lang, bumanking pa tayo! Ang aga naman pumasada ng jeep na to. Ito tayo, Coastal Road. Nakadaan ako dyan dati. Ito naman tayo sa Coastal Road dumaan. At paumaga na rin, no? Magliliwanag na. Oy, sa wakas, madadaanan ko rin to. Sorsogon Coastal Road! Ganda rito, ha? May mga nagja-jogging. Good morning! Dito sa Sorsogon. Napakaganda naman ng umaga natin. Kalayo ng biniyahe natin. Pero ito yung pinakamagandang nakita ko. Dahil maliwanag na. Meron pang laruan dito. Ang ganda. Meron na lang tayong 63 kilometers para mapuntahan yung tinuluyang hotel nila Boy P. Kanina ko pa nakikita, ang dami ko nadadaan ng ganito. Nakalagay, paalala, sasakyan patungong Visayas, magrehistro sa Station 6. Walang bayad ang pagrehistro sa Blue Lane. Huwag makipagtransaksyon sa mga fixer. Wala pong booking fee. Hindi makakatawid ang walang paying number. Oh, Blue Lane Management. Oh, may ganun na. Oh, ito pala yung sinasabi dun sa binasa ko kanina. Itong Blue Lane na to. All vehicles bound to Visayas and Mindanao. Stop. Cheese pandesal. Minadaanan ako. Thank you. Sige po. At gugutom na rin ako para mamaya. Good morning! Pikit pa?
Eh, si ano, Juan. Ah, tigisa ba kayong karto? Kala ko magkasama kayo. At tinapay. Wow. Gising na si Bro Juan. Ating puntahan. Yes, bro! Hi! Kamusta? Ano na, humustretch na. Nasa Luzon ka na ulit. Oo nga. Konti na lang. Pero yun. Sinusundo ko na kayo eh. Ano, feeling ngayon na nasa Luzon ka na ulit? Ano bro, iba pa rin yung thinking na yung pamilya mo nasa isang isla na lang kayo. Yun. Konti na lang. Konti na lang. Salamat na naman. Wala yun. Jump box na naman. Maya-maya pa tayo. Pahimay pa yung pangunti.